At kahit nga ako hindi ako makapaniwala na dadating yung araw na mararanasan ko yung mga ganitong bagay at aaminin ko, hindi siya magiging madali sa umpisa dahil hindi naman ako nasanay na may isang bata na inaasikaso. Pero ganun pa man, kapag nakikita ko si Diday na masaya at nakangiti at lalo pa nga ay nakakapag-aral na siya, nawawala lahat ng hirap at pagod ko. Linggo pa nga lang ng gabi ay sobrang excited na si Diday. Kaya talagang maaga pa lang ay niyaya niya na nga ako. At tulungan ko nga daw siya na lagyan ng mga pangalan yung mga gamit niya. At yung mga notebooks nga daw niya ay sulatan ko na nga daw ng mga subjects niya. Yung totoo, hindi lang naman talaga si Diday yung excited. Kasi kahit ako nga ay na-excite din ako para sa kanya. At lalo pa nga ay nakikita ko na gustong gusto niya talagang mag-aral. At talagang excited siya gamitin lahat ng bagong gamit niya. At ang lahat nga ng gamit na to ni Diday ay siya nga lahat ang namili. Nung sinama ko kasi si Diday sa labas para bilhan nga ng mga gamit niya, sinabihan ko siya na kunin niya lahat ng gusto niya at hinayaan ko siya na piliin nga ang mga gusto niya. Ang gusto ko kasi ay ma-enjoy nga ni Diday lahat ng gamit niya. Alam ko na sasabihin na naman ng iba ay sobra-sobra na naman at talagang nai-spoiled na si Diday. Pero para sa akin kasi hindi to sobra at alam ko na hindi abusado si Diday. At hindi nga siya palahingi. Kaya kapag may gusto nga si Diday, ay talagang ibinibigay namin. At dahil alam nga namin na minsan nga lang siyang humiling. At isa nga lang yung lagi kong sinasabi kay Diday, nasisikapin namin na ibigay sa kanya lahat ng kailangan niya. At lalo pa ay hindi naman kalabisan. At kung yung pangangailangan niya ay tungkol nga sa pag-aaral niya. At isa pa nga po ay lilinawin ko lang po, ang pagtrato ko kay Diday at kay Baste ay laging patas. At kung anong meron si Diday ay meron din si Baste. Hindi lang talaga maiwasan na mas malapit nga sa akin si Diday. Dahil siguro ay parehas nga kaming babae. At si Baste naman ay mas malapit nga sa asawa ko kaysa sa akin. At ngayon nga lang din talaga naranasan ni Diday na meron nga nag-aasikaso sa kanya. At kaparehas nga ni Diday ay ngayon ko nga lang din naranasan yung mga ganito. At masasabi ko nga na mahirap na masaya. Mahirap para sa akin kasi hindi ko naman nakasanayan yung mga ganitong gawain, lalo na't maaga pa nga. At malaki nga talaga yung kailangan kong i-adjust sa oras dahil hindi talaga ako morning person. Pero alam ko na lahat naman yan ay kayang i-adjust. At alam ko din na lahat din yan ay makakasanayan ko na nga. At lahat naman ng bagay ay natututunan. Lalo pa nga kapag talagang gusto mo yung ginagawa mo. Kasi ako talagang masaya ako na ginagawa ko to kay Diday ngayon. At masayang masaya ako na lahat ng ito ay nararanasan ko ngayon. At lagi kong sinasabi na hindi si Diday ang maswerte. Dahil masasabi ko na mas maswerte ako dahil dumating si Diday sa buhay ko. At matatawag ko nga si Diday na isang malaking blessing na bigay sa akin ni Lord. At kung nabago ko man ang mahirap na buhay ni Diday noon, at sa pagdating naman ni Diday ay nasagot naman lahat ng tanong at panalangin ko noon. Si Diday nga ang binigay sa akin ni Lord para masagot lahat ng katanungan at lahat ng panalangin ko. At isa rin si Diday sa dahilan kung nasan man ako ngayon. Kaya walang sawa ko yun ipagpapasalamat sa Panginoon na may isang batang dumating na kahit hindi namin kadugo, ang batang hindi man nanggaling sa sinapupunan ko, ay malaya akong pwedeng mahalin, alagaan at pagmalasakitan. At alam ko na wala siyang ibang hinihiling na kapalit, kundi ang alagaan at mahalin siya. At masayang masaya kami na maibigay lahat ng ito sa kanya. At alam ko na lahat ng bagay ay walang mga kasiguraduhan. At hindi ko rin alam kung hanggang kailan. Pero isa lang yung maipapangako ko at isa lang yung sigurado ako. Na mamahalin at poprotektahan ko siya hanggang nandito ako.